ang vlog na ito ay walang intensyon na mag-cause ng panic o public alarm. Isa lamang akong taong mulat sa mga nangyayari ngayon sa mundo sa gitna ng mga banta ng COVID-19. Siguro nabasa mo sa title na masyadong mataas ang mga kaso na maaaring mangyari rin dito sa atin sa Pilipinas. Yun ang kaso mismo sa Italia. Magiging lohikal ang aking mga paliwanag at hindi lamang katangisip. Kaya panoorin mo hanggang sa dulo. Alam mo ba kung bakit magiging ganyan kataas ang mga datos dito sa atin? Sa mga kadahilanang ito. Una, masyadong reactive at hindi proactive ang ating gobyerno. Delayed masyado ang pagpapatupad ng community quarantine o lockdown dito sa Metro Manila na epicenter ng sakit na ito. Mula announcement, ilang araw pa bago ito ipatupad. Kaya kung pansin mo, sa mga terminal at sa mga paliparan, nagkukumahog ang maraming Pilipino na magsibalik sa kani-kanilang mga probinsya. Kasi nga, sa pagka ipinatupad na ang community quarantine, wala nang makakapasok at makakalabas dito sa National Capital Region. At dahil sa panic na nalikha nito, lalo lamang maikakalat sa iba't ibang panig ng bansa ang COVID-19. Parang ganito lang yan yung sa metapora ng pagbulabog sa bahay ng langgam. Pansin mo kapag kabinulabog mo ang bahay ng langgam, kung saan-saan na nagsisipunta at nagsisisuot ang mga ito. Ganun din ang nangyayari ngayon. At hindi natin alam kung sino-sino ba ang mga carriers na ito na nagsiuwi at nagsisiuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Lalo pa, hindi ba, ayon sa mga health experts, kahit wala pang sintomas ng sakit at nasa incubation period pa lang, ay maaari nang makahawa ang isang carrier. Ito ang nangyari sa Italy. Alam mo, bago pa man ibaba ang lockdown sa Milan, nag-leak na kagad ang information. Nagsilabas na ang maraming mga tao patungo sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga syudad, katulad ng Rome, ng Venice, at iba pang mga malalaking syudad. At, boom! Ganun kaagad na bilis ang paglobo ng kanilang kaso ng COVID-19. Libo, libo, libo. Sa kasalukuyan, ang Italy ang epicenter ng pandemic na to sa Europe. Sila ang pinaka-apektado. Sa kasalukuyan, 17,660 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa Italy. Tumaas ito mula sa 15,113 cases sa loob lang ng isang araw. 17% ang itinaas ng sakit sa loob ng 24 oras. Ang Italy rin ang may pinakamataas na daily jump in fatalities o pagkamatay sa loob ng isang araw na umabot sa 250. Sa kasalukuyan, ang Italy ay meron ng 1,266 deaths. Mula ito sa 827 noong March 11, na mula naman sa 366 na kaso noong March 8. Alam mo, dapat sana maagang nagpatupad ng lockdown. Ito lang ang pinakamagandang paraan para makontain dito sa loob ng Metro Manila ang sakit at hindi na makalabas at makahawa pa sa iba't ibang lugar at mga probinsya. Ang nakakatakot dito, imposible nang makontain ang sakit mula dito sa epicenter. May mga mangilan-ngilan ng mga kaso sa iba't ibang panig ng bansa. Ang nakakatakot dito, pero wag naman sana. Pero sa mga susunod na mga araw, sa susunod na mga linggo, maaaring sumipa ang paglobo ng mga kaso sa mga probinsya. Kapag nakabalik na roon ang mga taong nagkumahog mula sa mga terminal na hindi natin alam kung sino na sa kanila ang mga carriers ng sakit. Ang pangalawang dahilan, imposible ang social distancing sa atin. Masyado pang crowded dito sa atin. Pansin mo naman yan sa mga grocery stores. Pansin mo naman yan sa mga terminal.
at sa iba pang mga lugar. Alam mo, hindi ganito ka-crowded sa Italy. Kung hindi ako nagkakamali, meron lang silang 40 to 50 million population. Pero pumalo ng ganoon kabilis, ganoon kataas agad-agad ang kanilang mga kaso. Imposible bang mangyari ang dito sa atin na meron tayong mahigit 110 million na populasyon? Posible, imposible. Pansin mo nga sa pangatlong dahilan, ang ating walang kakwenta-kwentang ugali ng pagpapanic buying. Alam naman natin na walang mabuting idinudulot to, diba? At ano ang malaking panganib nito? Masyado nating nililigtas ang ating sarili, pero tinatanggalan natin ng karapatan ang ibang tao na iligtas din ang mga sarili nila. Bili tayo ng bili ng mga gamit na kakailanganin at kinakailangan natin sa ating pag-iingat. Pero naisip ba natin na ang bawat sobrang binibili natin at iniimbak ay kakulangan para sa iba? Naisip ba natin yun? Alam mo, sa huli, tayo pa rin ang mapapahamak. Ganitong-ganito ang zombie metaphor. Yung bili ka ng bili ng mga bagay o ng mga kakailanganin mo para hindi ka maging zombie. Inilagay mo sa bahay mo, inimba mo sa basement mo at tumira ka doon. Kinuha mo lahat. Until such time na paglabas mo, lahat ng mga kapitbahay mo, lahat ng mga nasa komunidad mo ay mga zombies na lahat. Ngayon, ang tanong, ligtas ka ba? Ang isa pang dahilan kung bakit ganito lang ang kaso ng COVID-19 sa atin. Nabanggit din to ng presidente na tayo nga daw ang tinitignan kung bakit ganun kabagal ang pag-usad o pagdami ng kaso dito sa atin. Given na yon na maganda talagang ginagawa ng gobyerno para kontrolin ito, no? Yung mga measures na ginagawa nila. Pero yun ba talaga ang dahilan? Yun lang ba ang dahilan? Ang isang dahilan dyan na aminado naman sila ay wala tayong kapasidad na mag-mass testing. O yung maramihan na pagtitest. Bakit lumobo agad ng ganun sa Italy? Dahil nga sa may kakayahan sila na mag-mass testing. Isang araw, 1,000 infection ang na-record nila. Dahil sa kanilang kakayahan na mag-test ng maramihan at sabay-sabay. Wala sa atin yan dito. Ito ang katotohanan. Ang mga datos na nilalabas ng DOH ay hindi ang actual o yung totoong kaso o yung totoong estado ng mga nahahawa ng sakit sa Pilipinas. Hindi ito pag-aalarma. Alam mo, kung mag-test tayo ng maramihan at sa paglabas ng mga resulta na yun ang nakaka-alarma. Pansin mo, ang mga mayayamang bansa tulad ng China, Italy, Iran, South Korea, Spain, Germany, France, US, Switzerland, Norway, Japan, na advanced masyado ang kanilang teknolohiya at siyensya. Pero sa kanilang mga bansa, nananalasa ang pandemic na ito. Sa atin ba? Hindi. Hindi ito pananakot. Ito ang katotohanan.